Yo! What's up mga kapatid? Welcome back to Plus Fusion Channel mga kapatid. Oops! Haba na ng buhok natin mga kapatid. Ang haba na. So yun mga kapatid, welcome back to my channel. At mga kapatid, syempre nandito na naman tayo sa ating streaming 101. So mga kapatid natin, so ano nga ituturo ni Boss Lucio ngayon? So yan, nababasa nyo na dyan sa title, mga kapatid. Yan, OBS tutorial tayo ngayon mga kapatid. Kasi meron ako mga napansin sa bagong update ng OBS. Ang dami niyang problema mga kapatid doon sa mga ginawa nating settings ng OBS before, hindi na siya ganun ka-effective para sa updated na OBS ngayon. So mga kapatid, at sana makapagbigay ulit ako ng tips sa inyo regarding dito sa ituturo ko ngayon. Okay mga kapatid, by the way, syempre mga kapatid, kung kayo'y bago dito sa ating video, just click the subscribe button and tiny bell below. And syempre mga kapatid, live tayo everyday yan sa ating Facebook page, Boss Lucio Gaming. So mga kapatid natin, bago tayo mag-umpisa, papakita ko lang sa inyo ulit yung ating kwarto. Para tayo nasa ibang bansa, mga kapatid, di ba? Taling! Biglang may panirang electric fan, mga kapatid natin, pero okay lang yan. So, let's go mga kapatid! Umpisa na tayo! Po dito sa upload speed natin is 144. So means, pwede tayong magtaas ng kahit ano-ano. Please, intindihin mabuti to. Hindi po lagay lang ng lagay ng bitrate. So yun, dito po lagi nagkakatalo mga kapatid natin sa bitrate, okay? Itong timpla ng bitrate. Katulad po nito, kunyari po ang upload speed ko is 3 Mbps lang. So, kaya ko magbato ng 2.5 and ang good resolution dyan is 1024x576 30 frame rate. So, yan po yung pinaka-best na timpla na para dyan na hindi ka lalabo, okay? 4 Mbps, ayan na, nakita nyo naman pang 720p, 30 frame rate. 3.5 po talaga ang pinaka-minimum ng 720. Again, ito pong table na to is in my computation sa aking mga inaral mga kapatid ng bitrate. Okay? Kung gusto mo mag 720p na 60 frame rate, you need to adjust your bitrate to 5,000. Okay? 5,000 to 6,000. Pero kailangan mo na dyan ng 6 Mbps pataas para ma-achieve mo yung 720p at walang drop frame at stable yung iyong stream ng 60 frame rate. So, pusad tayo guys sa 1080p. Ayan, 60 frame rate po is 6,000. Pero kailangan meron ka dyan at least minimum of 10 upload speed para ma-achieve mo yung resolution na yan. So, kung 30 frame rates ang gusto mo na 1080p, babawasan mo lang po yan. Babalik ka lang po sa 5,000. Mga kapatid, ang advice ko para sa ating mga streamer, eh dito lang tayo maglaro. Sa 720 and 1080p. Okay, dyan lang po muna tayo. Wala pa naman tayo sa panahon na lahat po eh minimum is 4K na. Wala pa tayo doon. So, mayroon pa rin mga phone na 720. So, ito na po yung bagong OBS. Again, I'm using 25.0.864-bit. Okay, so mga kapatid natin, sino ang nakapansin sa inyo na parang ang daming problema nito ngayon? Kailangan natin isabay yung update ng OBS natin para sa ating pagla-livestream. So, ito sana makatulong. Punta tayo dito sa settings. Punta tayo sa output nyo mga kapatid. Again, kung mapapansin nyo, eh, noon pang 2019, nagkaroon na po ng NVIDIA NVEC H264 New. Okay, and then guys, syempre hindi mawawala yung processor dito, yung x264. Okay? So mga kapatid, kung mapapansin nyo, lalo na if you using old video card, 550, GTX 550, GTX 600, GTX something, basta mga below 1,000 mga kapatid, mga GTX na yun guys, hindi na po siya nade-detect ni OBS. So, kaya po, NVEC new na po yan para po mabasa na po yung mga naglalabasang mga bagong video card like 2020 pataas mga kapatid. Ang dami po nagtatanong regarding dito sa Enforce Streaming Service Encoder Settings, okay? Ako po, lagi po naka-uncheck yan. Bakit po? Para po hindi mapuwersa yung video card natin. Pero mga kapatid natin, pwede naman din po yan i-check ninyo if you using na magandang
GPU. Like yung mga 20 nga guys, 2020, 2030, 2060, basta guys yun yung mga RTX guys. Pwede yan, kayang-kaya ng GPU niya. Pero ako guys, 1070 lang ako, hindi ko na chinecheck. Rate, control CBR pa rin talaga tayo guys. So syempre bitrate natin, 5.5. So mapatid, kasi yan naman yung normal light. Like what I said, 720 lang naman ang ini-stream ko. Tapos po 60 frame rate. Ito po, ginawa ko lang 5.5 para may allowance. Gets nyo po ako? Para may allowance lang na pag nag-drop frame, pasok pa rin sa 5,000. So balik tayo sa OBS natin. Okay, present po max performance. Again, it depends on your PC. Okay, pero po mas maganda po dito guys, max performance kung maganda-ganda yung PC nyo. Ako guys, ako yung PC ko is middle class. So kaya naman guys, diba? Kaya naman yung max performance, wala namang problema. And profile, high po. Yung normal po niyan, main. So gawin yung high, mas kaya naman guys. Kaya naman yung kahit mga low. Huwag naman po yung super low. Yung mga middle, ano guys, kaya yan. Pero if napansin nyo naglalag, main nyo na lang, main. Okay? Again, wag nyo pong gagalawin tong max V-frame na to. Okay? And GPU, wag nyo pong gagalawin unless you have a more GPU. Sobrang dami ng GPU mo, parang nagbi-Bitcoin na. Okay, mga patid? So, pwede mong galawin yan. Pero, wag na lang. Okay? Punta tayo, guys. Kung nagre-recording kayo, yan po sa recording. Hindi po ako choosy dyan. Talagang sagad dyan. Kita nyo, mga patid? 15,000 bitrate dyan. Recording naman yan, mga patid. Okay? Pag-recording po, okay? Hindi naman kumakain ng internet mo yan. Ang kumakain naman dyan, mga patid. Processor. So, punta na tayo dito sa video, mga patid. Okay, ito nga yung video natin. Okay, ngayon, nagre-recording kasi ako. Nagte 1080p ako sa recording. Pero pag nag-i-stream na ako, guys, naka 720 lang po yan, mga patid. Okay? So, napapansin nyo, like nung pina-explain ko sa inyo, wag po kayong pipili ng saktong 60 frame rate. Mas maganda po itong 59.94. Mas okay po yan. Para sa akin. Again, it's para sa akin. 36 samples. Pwede po yan dalawa. 16 samples, 36 samples. Okay? So, yan po yung settings ng OBS natin ngayon na nakikita nyo sa live stream ko na very smooth. Walang problema. Okay? Yan po yung pinaka-latest kong OBS settings. So, dito sa stream, siyempre, mga patid, alam nyo na yan, mga patid, diba? Siyempre, yung server nyo, lagay nyo, stream key nyo, lagay nyo dyan. And, wala naman na audio, siyempre, mga patid natin, yung pa rin, wala naman din na bago dito. Okay, yan, desktop audio, mic, yan pa rin. General, okay na. So, ngayon, mga patid, try natin mag-test ng stream, okay? So, dito pa lang, makikita nyo na, mga patid, na ang binabato natin is 1080p. Yan yung bitrate natin, pumapalo ng 5.5 to 6, nagtataas-taas siya, okay? Yan, tingnan nyo yung drop frame, nagda-drop frame na, di ba mga patid? Kasi nga po, naka 1080p, tas 5.5 lang. Tingnan nyo yung gagawin ko mga patid, tingnan nyo po yung gagawin ko, papalitan ko po yung bitrate habang naka-live tayo. Pwede kayo magpalit ng bitrate habang naka-live kayo guys. Ang hindi nyo na lang mapapalitan is yung mga ibang settings, okay? Tingnan nyo, ano yung lagay natin, formula natin, ano yung ginawa kong table para sa 1080p 60 frame rate? 6,000. Tignan nyo mga patid natin. Si 6,000 ko siya. Apply. So, tignan natin kung may drop frame na mangyayari. Naka 1080p 60 frame rate yan. Hindi ko pa nila live yan mga patid. Ganyan po ako lagi. Tinitignan ko po yan. Kita nyo po, stable na po yung frame. Okay, i-send zoom mo lang to para makita. Ay, ayan, nagda-drop pa rin. So, ano nagda-drop pa rin? Kumaarte ka. O, kita nyo, tumataas pa ng 70. Hindi na masyado alatayang kasi naka 36 samples ka naman, okay? So, pero kung medyo maselan ka, edit taas pa natin. Kaya naman, meron akong 150 upload speed. Kaya pa naman, if you using 25M upload speed, kaya pa rin yan. Okay, pero nga kasi mga patid, si Facebook is max niya is, tawag dito, is 6,000 lang. So, ay, 7,000. So, apply natin, 6,500. Tignan natin ulit yung mangyayari. Good, good. And then, kung hindi ka pa satisfy, kasi minsan hindi po nagmamatch yan, punta po kayo sa inyong view stats. Okay, tignan nyo po mabuti dito. So, nakikita nyo dito, yun nga, naka-stable tayo ng FPS 59.94. Yung MS natin is stable, mga patid. Lahat puti. Wala pong nagiging problema, mga patid natin. So, kita nyo naman. Walang drop frame. Kita nyo, 0% yung drop frame, mga patid, network. Kasi mga patid, solido yung binabato nating internet sa kanya mga patid. Binibigay natin yung need na bitrate para dun sa resolution na gusto natin. Kita nyo itong bitrate mga patid, pumapalo po dito ng 6,000 to 7, 69 guys, so 6,500. So binibigay natin yung tamang bitrate para sa video na yan.
So yun nga, hindi kayo magkaka-drop frame, okay? Malinaw po ba? Kung may mga katanungan kayo, just comment down below mga patid. Kung may mga hindi po kayo maintindihan, again, this is a OBS tutorial para sa mga drop frame na nagda-drop frame na nagda-drop frame dyan, okay? Isa pa to sa mga dapat nyo malaman mga patid. The more you add the bitrate, the more nakakain ng processor. Again, yung pagkain naman niya sa processor is hindi naman ano, hindi naman sobrang laki. Kita nyo po, 21% lang po ng CPU usage ko ang gumagana, pero wala akong games. So anyway mga patid natin, so yun nga, sana nakapagbigay ulit ako ng tutorial sa inyo at sana na nakatulong mga patid, nakatulong. So ito, tuloy-tuloy na tayo ulit sa ating streaming 101. Okay na yung ating studio. Parang bitin ako guys sa upuan. Ayan, mas okay na, medyo nauuntog tayo sa camera eh. So yun nga mga patid natin, thank you sa lahat ng mga tumatapos at laging sumasubaybay sa ating mga streaming 101, at hindi lang yun, natin sa ating mga vlogs. So baka magpasok na rin ako dito mga patid ng daily vlogs, yung ginagawa ko araw-araw, baka magpasok na tayo dito. Titignan natin mga patid kung kaya ng schedule, sobrang hirap po kasi ng streaming ngayon at alam naman natin. So mga patid, so by June 1, babalik na po ako sa Mobile Legend. Mag-uumpisa na ako mag-stream ng Mobile Legend ulit. So tama na yung pahinga sa Mobile Legend mga patid. Balik tayo sa tunay na esports. Guys, kita niya to. First time ko magpahaba ng bigote at balbas. So isip yung moment, hindi natin alam. Hindi guys, siya para mga magpantay-pantay ng tubo niya. Lagi ko sing inaayit eh, pag may maliit, ayit na. So yun nga mga patid natin, hanggang dito na lang tong video na to. Again, iwanan nyo naman to kahit 100 likes. Kung may mga katanungan kayo at may kulang ako nasabi, just comment down below. And syempre mga patid, lahat na magpapashoutout mga patid, lagay nyo na sa ilalim para sa next video natin. Eh, ma-shoutout ko na kayong lahat, okay? Kasi masyado pang konti yung nagpapashoutout. Parang hindi pa magandang ilagay sa video. Konti lang, tatlo lang eh, okay? So mga patid, parami tayo, okay? So mga patid natin, again, so yun nga mga patid natin, lagi tayong live sa ating Facebook page. Cheng! Ayan, Boss Lucio Gaming. So here we go. See you on the next video. Happy streaming!